Hello! Happy Friday mga guys! Isang maganda't mabulaklak na Biyernes. To start off with guys, nandito ako ngayon sa Dangwa. Hanap tayo ng murang bibihin ng mga Cacti and Succulent. Tayo mag-umpisa guys. Ito yung Peperomia Metallica. Ayan o. Ayan. 100 pero pwedeng kuhanin ng 80 pesos. Natatawaran. Maganda di ba? Ayan. Itong string of pearls na variegated. Magkano dito? 120. Last price. Ha? 120 daw. Ayan. 110. Pilihan mo ako ng medyo maganda na. Ito, anong pangalan nito? Chinese jade. Magkano lang siya? 30 pesos. Paano siya palalakihin? Maladalas mamatay ang binili ko. Nakatatlong bili na rin ako nito. Basta ayaw ko ng maraming tubig. Ayaw niya naaarawan. Pwedeng shaded. Yan, isang-isang ito, lovely rose. Magkano? 50 pesos. Paano alagaan to? Pares lang sa mga succulent. Yes, 50 po. Pesos. Magkano last price? 50 po. Hindi ko sure kung anong pangalan ito, pero ang sabi is Gypsy. 50 pesos. Ayan. Sige nga. Ayan. Pupugutan lang yan ah. Pag ano. Ah, campfire. Magkano ang campfire 25. Mo? 25. Ito, hybrid na aloe, 150. At itong peperomia rosso, 60 pesos. Ako nakailang bili na rin ako nito, puro deadfall eh. Mahirap siyang alagaan. Oo. Ito, yan, aloe SP, 150 din siya pero maliit. Pero mas maganda ito. Compare mo dito sa isang to. So, medyo okay na siguro. 150. Ito oh, ang ganda ng kulay na aloe. Ayan. Rare din daw siya, pero pwede na rin siguro. Ito pa isa oh. Hybrid din daw ito. Maganda din to. Ayan. Magkano sa African Violet? 100 na lang. Ah, 100. Dito sa String of Hearts? 300 po. 300, pero wala kayong variegated ano? Ito, anong maganda? Anong pangalan niya yung isang yan? Yan. Ito, Korean, ito. Korean dugong po. Ah, Korean dugong. Lana dugong. Yan. Jocelyn. Ito naman, AC Neon Breakers. Opo. At saka ito? Luella. Ito si Luella. Opo. Ito, Luella. Aurora. Ah, si Aurora ito. Bakit Aurora siya? Ano po siya, rare ng jelly beans. Magkano dyan? 50 po. 50. Ganito talaga ang kulay nitong jelly beans na to. So, kailangan paarawan para ma-stress, para pumula. Siya, akin na yung isa. Ito, ano itong pangalan nito nga? Cubic Frost. Ah, Cubic Frost. Ito? Mini Bell. Mini Bell. Ay, Bells. Mini Bells. Echeveria Fred Eyes. Ah, ito naman, Echeveria Fred Eyes. 50 pesos? 25. Ah, 25 only. Nagbabago ba ang kulay nito? Parang. Medyo. Itong dalawang aloe na to, mga hybrid ito. Itong isa, Shooting Star. Echeveria to ano? 25 pesos. Ilan yung nabili ko sa lahat? Nak? 9? 9 varieties of succulents. Okay, ayan na yung sa akin. Ayan, dito sa isang store na to, ito na yung nabili ko. Ayan. Makapili tayo ng gusto dito, makakatawa din naman tayo. Sa dami dito. Ayan, talagang bagsakan dito sa Dangwa. Ikot tayo mamaya doon. Ito yung kanilang mga succulent and cactus, satay. Cacti and Succulent. Ayan o. Naka full sun sila. Naka full sun. Oh. Ito yung kanilang dragon's blood na tinatawag. Kaso ang lalaki naman ng pots. Ang bigat.
150 lang sana, pero mabigat na. Pero ang ganda. Guys, red Congo. Ito oh, silang dalawa. Hanggang 230. 250, nakuha ko siya ng 230. Opo. Okay na. Ito yung pangalan. Pink Princess na alocasia. Oo daw po. Magkano? 200? 200 lang. Mura nga siya. Ito mag... Ano kasi yan eh? Magkano? Ganda? 380. Ay... 380, oh. 380 na, Diefenbach siya nila. Ano green na green ang dahon. Ganda. Ganda. 380 pesos. Hindi na masama. Ganda ito from Holland. Ay, hindi siya Thailand. Hindi, Holland pala yan. Oh. Oh. Wondering yun na variegated. 250. Ayan, oh. Nag-vlog na kayo na. Oo, kaso lang. Kunti pa lang yung aking mga viewers. Ito. Ang ganda rin ng tea plant na to. Oh, nag ano to, nagba-brown. Ganito talaga. Oo, nagba-brown at saka yellowish. Iba naman yung sa akin kasi nagre-reddish, may gold, may ano. Ito siya, iba rin variety to brown. Maganda din. Spider begonia, 80 pesos. Mukhang mahal yata, ah, dai. Siyempre. Hindi. Oh. Ayan oh. Yeah. Oh. Crippled peperomia, magkano? Yeah. 100 yan? Kahit sa 80 na madam. Hello guys! Good evening! I'm home! So ito yung mga napamili ko guys. 21 pieces na mga succulent. Ay hindi, 20 lang pala. Kasi itong isa, hindi succulent. So, buksan muna natin guys ha. So isa-isahin natin guys yung nabili ko. Unahin natin si Metallica. Peperomia daw ito. Ayan. Kaso madilim. Ayan o. Oh. Ang ganda ng kulay nito. 80 pesos. Yan si Metallica. Si Variegated Dup, String of Pearls. 120 ko lang nakuha ito guys. Samantalang yung binili ko nung nakaraan, nasa 300 yata yon. Kasi nga variegated nga siya. So, mura nga. Itong isa, Chinese Jade. Ayan o. Oh. Pangatlong bili ko na to guys. Unang binili ko sa kanila sa Dangwa, namatay. Tapos bumili uli ako sa Quezon City Circle, namatay. Tapos bili uli ako ngayon. Bili uli ako ngayon guys. Pero magkano lang naman siya? 30 pesos? Oh, ayan o. Murang-mura lang. 30 pesos lang siya. Hindi na masama. Itong mga hybrid aloe, hybrid siya o. Oh. Ayan. Magkano nga ba kuha ko nito? 150 ang isa. Ito. Mga hybrid silang parehas. At saka itong isa. Yan. Hybrid aloe. Ito, si Lovely Rose. Ito. Si Lovely Rose. Ayan o. Ang cute niya o. O diba? So magkano lang siya? Si Lovely Rose is only 50 pesos. Ayan. Aywan ko. Basta ang sabi niya ay si Gypsy daw ito. Yan. Ang pangalan nito. Ang alam ko naman to, Echeveria din to eh. 50 pesos. Maganda raw itong ilagay sa arawan talaga. Kasi pag nag-stress siya, nagpumupula siya. So, kailangan ma-stress muna bago siya pumula ng gusto. Peperomia, Capirata Rosso. Ulit! Ayan. Lagi na mamatay sa akin to. Pero, medyo mahal siya ng konti. 60 pesos. Ayan. Si Capirata Rosso, Peperomia. Parang si ano to? Parang si Chinese Jade. Lagi na lang. Lagi na lang nag-goodbye. And then, si Aurora. Ito. Aurora ba to? Ayan. Si Jelly Beans, Aurora daw to. Yan. Maganda rin daw to pag napaarawan, na-stress. Pag na-stress siya, pumupula din. 50 pesos rin lang siya. Ito. Si Shooting Star, Echeveria din siya, 25 pesos. Yan. Kaya ko kinuha kasi parang nagagandahan din ako. At si Dogong, ayan. 50 pesos lang ang kuha ko nito. Wata pa raw ito, lalaki pa raw siya. So, palalakihin natin.
Ayan. Tapos itong isa, si Fred Ives. Ayan. 50 pesos din. See? Ayan. Si Wandering Jew is only 35 pesos. Ayan o. Oh. Ang ganda ng variegation niya. Ayan. So, dapat kailangan hindi yan mawala yung variegation niya. Ayan. Sana hindi siya mawala. Ito naman, si Cripple. Peperomia Crippled. Burgundy. 35 pesos din siya. See? Mura lang siya. At itong si Leticia, frito. Libre lang. O, diba? Tapos, may binili akong limang Prolifica. Echeveria. Yan, limang peraso. 1, 2, 3, 4, 5. Kasi maganda ito, guys. So, nagagandahan ako dito pagka lalo na kung lumago sila. Ang ganda nito. Tapos, may binili akong isa doon. Ito, philodendron ito eh. 250 ito, pero binigay lang niya sa akin ng 230. Mas mamura talaga doon, guys, kasi bagsakan talaga doon. At kailangan, pag namili doon, Tuesday and Friday, doon ang baba ng mga cacti and succulents from Baguio. So, dapat, yung mga panahon na yun tayo, pupunta doon para mas marami tayong makukuha. Ako nga hapon ako nakapunta, kaya konti na lang yung mga varieties na inabutan ko. Kahit ngayon naman, konti lang mga varieties kasi, di ba, nag-pandemic tayo. Hindi kasing dami noon na ang dami-dami talagang varieties ng mga cactus and succulent. Ngayon nga hindi masyado. Pero may nabibili pa rin tayo. At saka napakamura talaga doon. Mababa talaga doon. Ang pinakamababa doon na succulent is 10 pesos. Yan. So hanggang pataas, hindi naman sila nagmamahal masyado doon. Mababa lang magbenta talaga doon. Ito nga eh, 'di ba? Oh, yung variegated na string of pearls, mahal 'yan sa iba. 'Di ba? So sa kanila murang-mura lang. Oh. So masarap talaga pabalik-balik doon. Ako bumabalik ako doon pagka ano, kasi dinadaanan lang yun sa may pinupuntahan ako. So, madalas akong dumaan doon. Tapos pa isa-isa, pag ganun lang. So, yun. At itong Crippled na to, at saka itong si Capirata Rosso, at saka itong si Chinese Jade. Napakahirap na itong tatlong to. Laging namamatay. Pero, hindi ko sila sinukuha. At, mura lang naman doon eh. Kung sa ibang ka pumunta, magkano to? O, di ba? Nasa 100, 120, 35 pesos lang. O, di ba? O, ito, magkano lang to? O, di ba? Ang mura. Ayan. So, yun lang yung napabili ko doon, guys. Ang sarap mamili. Mabigat lang magbit-bit. Hanggang doon na lang ang pag-share ko sa aking mga nabili, guys. At, eto na naman. Alagaan natin to, kailangan ingatan natin to na hindi sila mababasa ng lalo na sa ulan. Kunting ulan pwede naman. At saka sa pagdilig natin, sa mga succulent kailangan talaga maingat tayo. At pagka nagtatag-ulan, huwag natin silang itago sa lugar na hindi sila nakakahinga. Kailangan doon sa may open air para na hindi naman sila nababasa sa ulan. At karamihan dito gusto ng full sun. So mas maganda pag sa full sun natin sila ilagay. Dahil nga, pag na-stress sila, gumaganda ang kulay nila. Yun ang naikinaganda sa mga succulent, diba? So, salamat sa panonood, pakikinig at sa oras. At salamat doon sa nag-subscribe sa akin. Nadagdagan na naman po. Maraming salamat. At please subscribe, like, and comment. And please bell all. Thank you very much. See you guys. Bye!